Kayo ba ay may application nang nasubmit sa Canada Immigration at hindi nyo alam kung ano na nangyayari sa application nyo, lalo na sa dami ngayon ng backlogs, ay napakatagal ng paghahantay sa application. Kung isa kayo sa nakapagsubmit na ng application sa Canada Immigration, watch until the end of this video para magkaroon kayo ng idea kung ano ang maaaring mangyari sa inyong application. Hello guys! Welcome back to Becoming Canadian. Ngayon, meron na naman tayong another update or another information na ihahatid ako sa inyo. Ang topic na pag-uusapan natin ngayon ay ang tungkol sa procedural fairness letter na nanggagaling sa Canada Immigration. So kapag nag-apply kayo sa Canada Immigration, may mga taong tinatawag na decision maker. Sila ay nagde-decide kung i-a-approve nila o i-re-refuse nila ang inyong application. Yun yung mga tinatawag na visa officer na sila nag-a-assess ng mga requirements o mga at yung mga documents na sinubmit mo kasama ng inyong application. So ang mga decision maker na to o visa officer ay may sinusunod silang regulation o may sinusunod silang rules ng IRCC sa pagpaprocess ng mga application nyo. Hindi lang basta in their personal opinion kung paano sila mag-decide. Alam nyo naman na ang pag-a-apply sa immigration ay life-changing or ito ay mahalagang process dahil alam nyo naman pag nag-immigrate kayo di sa ibang bansa ay panghabang buhay nyo na rin. Kaya maingat sila sa pagpa-process at pag-approve ng mga application na nare-receive nila. So ano ba ang procedural fairness? Bakit may mga rules silang fina-follow? Dahil mayroong itinakda ang IRCC na mga rules na para i-follow ng mga visa officer sa pag-a-assess ng mga application nyo. So ibig sabihin nito, ang procedural fairness ay binibigyan nila, nagiging fair sila sa pag-i-implement ng mga procedure sa mga application nyo. So ano yung procedural fairness letter? So ito ay isang document na maaari niyong ma-receive galing sa Canada Immigration kung meron kayong application for a temporary residence visa, permanent residence visa, at Canadian citizenship or refugee status. So sinisend nila ito bago nila i-reject ang inyong application. Ang use ng procedural fairness letter na to ay para bigyan kayo ng warning that there is something wrong in your application. So it is designed to let you know if there's any problem sa inyong application na isinadmit sa Canada Immigration. In short, yun yung mga concern ng mga visa officer regarding sa application nyo. Hindi sila makapag-decide kung i-approve or i-refuse dahil meron silang nakikitang problema. But since nagpa-process sila at fina-follow nila ang rules ng procedural fairness, kailangan nila kayong i-inform ng mga bagay na to at binibigyan nila kayo ng chance na sagutin itong letter na to para maalis sa isipan nila yung reason for refusal or rejection ng application nyo. Kalimitan, yung mga nakaka-receive nito ay yung may mga admissibility o may problema sa medical, may problema sa criminal or human rights na kailangan nilang linawin bago nila i-reject ang application nyo. Aside from inadmissibility, nagbibigay rin sila ng letter na to kapag meron kayong mga missing information o missing forms o maling forms na ginamit sa pag-a-apply. Ito ang kalimitang reason na merong napapadala ng ganitong letter. Alam ko makaka-relate sa inyo yung iba na sumusulat ang visa officer para humingi ng mga bagong form at binibigyan lang kayo ng ilang days para i-comply ito. Kung hindi, ire-refuse na nila, diretso na nilang ire-refuse ang application nyo. So ano ba dapat nyo gawin kapag naka-receive kayo ng procedural fairness letter? Ang una nyo dapat gawin ay tingnan nyo kung kaya nyong sagutin yung letter na to, katulad lang nung nanghihingi lang ng mga upgraded forms or missing information. Pwede nyo na itong gawin. Pero kung complicated ang hinihingi sa inyong information ng visa officer,
I would suggest na mag-seek kayo ng regulated immigration consultant or immigration lawyer para ma-depend nila yung problema sa application nyo. Ang procedural fairness letter gives you a warning na kailangan sagutin nyo sa takdang panahon na binigay sa inyo ang letter na yon para hindi kayo ma-refuse. Dahil pag na-refuse kayo at hindi nyo na-comply yung nasa letter, makaka-receive na kayo ng decision. Ang susunod na matatanggap nyo ay ang decision letter wherein nakalagay doon na na-refuse kayo o na-reject kayo based sa ganitong reason. Pag doon, wala na kayong habol pag lumabas na ang decision. Kaya dapat pag naka-receive kayo ng procedural fairness letter, dapat i-comply nyo kagad, sagutin nyo yung nandoon para hindi kayo makareceive ng decision letter na refusal. Ano ba yung rules na fina-follow ng mga decision maker or visa officer regarding procedural fairness? So, binibigyan nila ang pagkakataon ang mga applicant na malaman kung anong problema sa application nila. At binibigyan rin nila ang pagkakataon ng applicant na sumagot at may comply yung mga problemang nakita sa application nila. So guys, ang regular, ang normal na nare-receive na procedural fairness letter ng mga applicants ay yun nga, may kulang na form or i-upgrade ang form or nangihingi sila ng bagong form. Kung na-expired yung medical examination mo, hinihingan ka ng bagong medical examination, dapat magpabook agad kayo ng medical examination dahil binibigyan lang kayo ng 30 days to comply or else i-refuse na yung application nyo. Same thing din, kapag hiningan kayo ng bagong police certificate or NBI, meron ding certain days to comply at pag di nila na-receive yun, kayo ay i-refuse na agad. At doon naman sa mga forms, na updated na forms, nagbibigay lang sila minsan ng 14 days para mag-submit ng bagong forms at kung hindi, ay mare-refuse na rin ang application. Parang ang procedural fairness letter ay binibigyan lang kayo ng chance para ma-approve yung application nyo. So guys, I hope nasagot ko yung mga concern dyan ng mga ilang applicants regarding procedural fairness letter. Nakatanggap daw sila, ano gagawin nila. All you have to do is to respond within the certain period na binigay sa inyo ng visa officer. Dahil once na hindi nila ma-receive yan, it means hindi na kayo interesado, outright i-refuse na nila ang application nyo. Binibigyan nila kayo ng chance para ma-approve at mabago yung isip nila na i-refuse ang application nyo para i-approve na nila ang application nyo. So I hope malinaw ang topic natin ngayon at doon sa may mga concern pa rin at may mga question regarding this video, don't forget to comment down below at I will try my best to answer your questions regarding this topic. For those who are new in my channel, this is Becoming Canadian. Just hit the subscribe button and the bell notification para palagi kayong ma-notify ng mga bago kong video. Thanks for watching, stay safe, and God bless to all of you guys.